Hi guys, this is Raymond again and welcome dito sa Noy Finance. So for today's video, we are going to talk about yung mga bagay na kailangan mo muna itanong sa sarili mo bago ka mag-invest sa stock market. So syempre, hindi tayo pwedeng sugod lang ng sugod sa gera. Kailangan meron tayong strategy. So sabi nga ni Benjamin Franklin, if you fail to plan, you plan to fail. Same thing din sa stock market. So hindi pwedeng pupunta ka sa stock market at bibilin mo lang kung ano yung gusto mo. Nang hindi mo naman talaga nalalaman, bakit ba talaga siya magandang bilhin? Also, hindi mo alam kung kailan ka ba bibili o kailan ka ba magbibenta. So kung naalala niyo yung video natin about how to open a COL financial account, so good thing yun kasi naalala niyo pa. Kasi ako hindi ko na maalala sa sobrang tagal na. So sorry, medyo natagalan, pero ito na yung susunod nating video. Pero kung hindi mo pa rin talaga maalala, baka naman kasi hindi mo pa naman napapanood, ikaw naman, oh. So panoorin mo muna yon. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na rin. Pero kidding aside, kung hindi nyo pa napapanood yung mga unang videos natin dito sa series natin sa how to invest in the stock market, it's very important na panoorin nyo muna yung mga yon. Kasi sabi ko nga before, bago tayo pumasok sa kahit anong investment, like the stock market, kailangan naiintindihan muna natin totally kung ano ba talaga yung pinapasok natin. And isa sa pinakamahalagang naiintindihan dapat natin is yung mga sarili natin. So kaya tara, mag-so-searching ka tayo. Ang unang-unang dapat na tinatanong mo sa sarili mo kung bakit ka papasok sa stock market, eh bakit? Bakit ka nga ba papasok sa stock market? Ano ba yung goal mo? Para ba yan pang retirement mo? Pang-education ba yan ni Junjun? O kung papakasal mo ba yan? Kahit na ano pang reason yan, it's very important na alam mo kung ano yung goal mo. Kung mahilig kayo manood ng mga motivational videos, ito yung kadalasang tinatawag nilang why. This is very important kasi most, if not all, of your investment decisions will be based on this why. Most of the time naman kasi alam na natin kung ano yung why natin. Kaya lang along the way, madalas nakakalimutan natin yun. This is actually one of the rookie mistakes na very guilty ako. So, nung nag-uumpisa ako, hindi ko talaga alam yung why ko o yung goal ko at ba ako nag-i-invest sa stock market. So, mahilig ako na mag-follow ng mga hot stocks na pinag-uusapan sa social media o kaya madalas nakikita sa ticker. And more often than not, ang resulta nun, disaster. By knowing your why, magkakaroon ka ng guide kung ano-ano bang companies lang yung kailangan binibili mo. Kailan sila dapat bilhin, kung how long mo sila dapat i-hold, and marami pang factors. Yung mga goals and needs natin, nagbabago yan over time. Kaya it's very important for us na dapat nire-evaluate natin yung strategy natin like every year. For example, malapit ka na mag-retire. It's not wise na malaking portion ng investment mo nandun pa rin sa stock market. Kasi dapat, unti-unti mo nang nililipat yung investment mo dun sa mga mas safer na investments. So ngayon pa lang, get a piece of paper or sa cellphone mo o sa laptop mo, type in there or isulat mo ano ba yung goal mo, ano ba yung why mo, bakit ka mag-i-invest sa stock market. If you have to post this video, okay lang, sige, gawin mo yan, pag-isipan mo yan kasi it's very important. Pero balik ka, the next most important thing na kailangan alam mo sa sarili mo is kung mentally and emotionally prepared ka ba na pumasok sa stock market. Sabi nga nila, stock market is an emotional roller coaster ride. So, kahit na ano pang strategy mo, mapa-trading, mapa-long-term investment ka, talaga makakaharap at makakaharap ka ng volatility sa stock market o yung pagbaba at pagtaas ng mga presyo. Pwede talaga siyang mag-cause ng mental and emotional stress. And if you're not prepared, you can lose a lot of money by making rash decisions dahil nagpapanik ka. Pabaka naman ikaw yung klase ng tao na kapag lahat ng stocks mo eh puro gain, eh tingin mo sa sarili mo ang galing-galing mo na. O kaya naman ikaw yung tao na kapag lahat ng stocks mo nakikita mo na nakumula, gusto mo na mag-quit tapos gusto mo na lang ulit mag-ipon sa alkansya. I remember back in 2012, so still part yon ng bull market, meron akong stock na BDO. And yung BDO na yon, everyday siyang umaakyat. So sabi ko sa sarili ko, galing ko naman. Little did I know na yung BDO pala, although kumikita siya, is maliit yung kinikita niya compared mo dun sa ibang local banks. So hindi ko naman sinasabi na huwag kayong maging grateful. Kasi ako, very grateful ako kasi kumita ako dun sa BDO that time. Ang sinasabi ko lang, everyone is a genius in a bull market. O kaya naman, meron ka nakitang stock na hinahype sa Facebook, pero hindi siya part ng strategy mo o ng watchlist mo. Anong gagawin mo? Bibilin mo ba yung hype o i-ignore mo lang siya? Sa dami ng Facebook group ngayon about stock market investing, napakarami din dyan yung mga hypers. And ako, honestly, sasabihin ko na madali akong masway dyan. But always remember na kapag binili mo yung hype nila at kapag bumagsak yung stock na yun, hindi mo sila pwedeng sisihin.
kasi pera mo yun. Isa pang bagay na kailangan mong malaman sa sarili mo bago ka mag-invest sa stock market is ano ba yung risk appetite mo? Are you an aggressive o conservative ka bang investor? Ikaw ba yung klase ng investor na down ka na nga ng 70%+, eh chill na chill ka pa rin? O baka naman ikaw yung tao na talo ka lang ng 200 pesos, eh hindi ka na makatulog. Both are extremes but both are possible. So it's very important for you na kilala mo yung sarili mo at alam mo kung hanggang saan risk lang yung kaya mo lunpin. By knowing this, alam mo kung anong stocks lang yung mga pwede mong bilhin and kung ano yung specific na strategy na gagawin mo. For example, you cannot invest in a penny stock kung risk tolerance mo is very conservative. Penny stocks are small and micro companies na yung market capitalization nila is maliit, kaya madali silang i-move ng market. And therefore, mas malakas yung volatility nila. I remember trading penny stocks before kasi sobrang bilis tong galaw and also very exciting. The problem is, kapag bumabagsak na yung stock, hindi rin ganun kadali magbenta kasi nga mabilis yung galawan. So, pwede ka talaga maipit dito. And worst case scenario, kapag naipit ka na talaga, ayaw mo pa rin magbenta kasi kahit papano umaasa ka pa rin na baka bumalik din sa dati yung pressure niya at mag-break even ka pa rin. So, ang ending, talo ka na nga, stress ka pa. Although for me, if there's one thing na dapat hindi mo talaga ginagawa sa stock market, regardless kung ano pang risk appetite mo, kung conservative ka ba, o aggressive ka ba, o kung ano mang strategy mo, is yung huwag mo dapat ilalagay lahat ng pera mo sa stock market lang. This is not just about not putting all of your eggs in just one basket. Ito yung as in wala ka na talagang tinira. So wala kang emergency fund, yung bahay mo, sinangla mo, at invest mo sa stock market, yung allowance ng anak mo, ginamit mo, pinabili mo ng Jollibee. So wag na wag mong gagawin yun. Isa pang bagay na kailangan mo talaga maging honest sa sarili mo is kung willing ka ba talaga na mag-exert ng effort na pag-aralan yung market. Napakaraming gustong mag-invest sa stock market, pero napakarami rin sa kanila yung gustong i-neglect yung fact na kailangan nilang pag-aralan yung stock market. Stock market is not a game, it's also not gambling, and most importantly, it's not easy. Kailangan mo talagang pag-aralan yung stock market or at least yung company na bibilid mo. Kasi nga, i-risk mo sa kanila o itataya mo sa kanila yung pera mo. If you don't study the market, chances are aasa ka lang sa mga tips na binibigay sa'yo ng best friend mo, nung ninong mo, and also nung idol mo sa Facebook. Walang masama sa pagtingin ng mga tips. What's wrong is following it blindly without making your own research. There are a lot of free materials available in the internet para makapag-aral kayo on how to invest in the stock market. So, meron sa YouTube, meron sa Facebook, meron sa mga blogs, and marami pang iba. But if you're really serious about this and naniniwala ka na investing yourself is the best investment that you can have, I highly recommend BOH Society. Their approach is different. So, huwag kang aasa na kapag nag-enroll ka doon is pagpasok mo, bibigyan ka nila ng top 10 stocks kung saan mo ilalagay yung pera mo. Yes, you will have access kung anong stocks yung mga binabantayan nila, but don't expect them that they will spoon-feed you. What they will do is to teach you their system, then after a few months of studying and practicing, you can trade your own with confidence. In fact, marami ng traders na sikat ngayon ang galing sa BOH Society. Studying applies to all kinds of strategies, lalo na kung nagtitrade ka. Pero kung nagpe-peso cost averaging ka, it's very important pa rin na inaaral mo yung company kung saan ka mag-i-invest. So kung ikaw, ready ka na palang bilhin yung first stock mo, pero hindi mo pa pala alam kung paano ba talaga nag-work yung stock market, panoorin mo muna tong video na to para malaman mo kung ano ba talaga yung stock market, how does it work, and how can you earn from it. Again, it's a pleasure and sana marami kayong natutunan and nag-enjoy kayo sa video na to. So again, this is Raymond from Moy Finance and I'll see you next time.